Yo, what's up mga bossing? Magandang hapon sa inyo. Mga 3:30 na ata, no? Meron tayong Montero Gentry, mga bossing. Ang Montero Gentry natin galing pang Tanawan. No? Shoutout sa mga taga-Tanawan. Santo Tomas lang naman din ako. Pero hindi tayo nagkaroon ng shop doon, no? So mas lumayo pa tayo. Bulacan, nagkaroon tayo. Pero doon sa ating area, wala. Pero dadating tayo dyan mga bossing, no? Magkakaroon tayo dyan basta mayroon tayong taong maaasahan. Madali lang naman magparami ng shop mga boss, pero ang problema yung gagawa. Okay, yung mapagkakatiwalaan natin, no? Kasi ang hirap po ng wala tayong talagang technician or mapagkakatiwalaan, no? Kasi magkakaiba ang nagiging pananaw, diskarte. Siyempre, kung hindi kayo parehas ng magiging goal or magiging trabaho, eh medyo mahirap magkaroon ng maraming shop mga bossing, baka lalo tayong sumablay, no? Okay, ang issue nitong ating gentry mga bossing, nawawala daw ang kanilang refrigerant. Nagpa-load sila ng refrigerant pero hindi ko lang alam kung eksakto yung tama nung pagkakarinig ko dun sa nagdala, na parang 1 week lang ata nawala na rin or humina na rin ang lamig, no? So, wala nang refrigerant ngayon, mga bossing. Nireading namin na naka-off, mga nasa 20 na lang. So, malakas ang butas nito kasi kung 1 week lang po ang refrigerant na wala na, oh, malakas ang butas. Pero 6 years, mga bossing, itong ating gentry na Montero, hindi pa napapaklining yung loob. So, ang advice na natin, magbaba na ng evaporator para matrace natin kung may leak nga doon sa loob. At meron na rin siyang additional pan. So, may 10 leaks na siyang additional pan. Pero ang target natin, ibaba rin ng condenser para ma-flushing, mapalitan na natin ng filter at ipa-flushing natin yung buong system. Okay, kasi 6 years na. Ngayon, ang problema, pag may mga langis na mga na kabara na kay condenser, pwede na mga masealed natin yung leak or mapalitan na natin yung may problemang leak. Ang problema kung magkakaroon naman ng high pressure. So isasabay na natin dahil matagal na rin naman na hindi na pa-flushing. Pwede na siya mga boss, no? Pwede na siyang i-flushing ng buo para at least yung ating ilalagay na langis ay walang contaminate ng lumang langis, no? Okay, so yun ang plano natin dito sa ating Montero mga bossing. Pull down ng ating dalawang evaporator, yun nga lang, tanggal dashboard to mga boss. Hindi ka mukha nung gento natin na pwede natin dukutin dyan sa gilid, ito hindi. Backless dashboard talaga mga boss. Ang kalaban lang talaga ang mga bossing ng mga latest nating unit, no? Talagang tanggal dashboard, no? Ganyan siya kahirap tanggalin mga bossing. Hindi naman mahirap kung kabisado, no? Pero ibig sabihin, pag tinignan mo yung itsura, maawa ka sa sasakyan, no? Kasi ang unang isipin mo dyan, paano kung may mag-loss? Paano kung mayroong hindi maibalik, no? Kaya yung iba pag sinasabi, may umiingay, may kumakalampag daw simula nung natanggal yung dashboard, no? Kasi pag talaga po ang magiging tema ng technician ay yung makakalimutin, okay, sa mga pagtanggal ng tornilyo, mga clip. So talagang dadaanan yun mga bossing, no? Pero syempre hangga't maaari, kabisado talaga ng technician yung ginagawa niya. O, ganyan kahirap yung mga boss. Tapos tatanggalin pa yung nasa harapan, ha? So, may wiper mga bossing. Ay, heater pala. Tatanggalin pa yung sa may heater. Kasama rin kasi yun ang fittings natin dito. Okay, so yun. Pati yung iba condenser natin, pinapatanggal natin to. Iangat mo konti yan, man, para may tulak mo. Dahan-dahan lang. RCS. Sabay nating abutin ang pangarap, trakbayin kahit saan man tayo mapunta. Ang pag-asa tanawin, umaraw ang lamigin. Sa akin ay basta kumapit ka, nandito at palaging nakahanda na tumulong sa iyo pag kinailangan. Likuran mga bossing, medyo mas madali naman yung ating pagtanggal ng evaporator dahil nandito lang yan sa siding ng ating counter panel. Ito yung ating siding. Pero mga bossing, ito yung ating
evaporator, no? Medyo dahil 6 years na rin mga bossing, talagang medyo madumi na, no? Pero kung sakali na may leak, pero sa isang nakikita ko mga boss, medyo marami na niyang corrosion, no? So kung kayang isabay na lang ng ating kliyente para palitan na lang. Pero mas madali naman yung likuran mga bossing, no? Mas madali naman siyang baklasin. No, kasi kung ang leak ay nasa harapan at good pa naman tong likod, pwede namang ihuli. Pero kung abala ang pagbabasihan natin mga bossing, kailangan palitan mo na rin ng panibago to, no? Abala na mamaya, papa-check lang muna natin yan. Kasi yung kabila, oh, maayos naman yung tsura, oh. Kasi nga, hindi pa makakatagos yung dumi dun. Dito lang lahat sa harapan. Mga boss, ang harap ng evaporator natin ng Montero, halos ganun din yung nagiging kondisyon niya, no? Marami na rin corrosion yung mga puti-puti na yan. So negative na natin basoli, papapalitan na natin ng panibago. Ayan yung likod. Ito yung harapan natin mga boss. Papapalitan na lang natin ng panibago kasi nga ang hirap tanggalin yan. So abala pagka nagkaroon ng trouble ulit, no? Ganun siya kalala tanggalin, diba? Ayan, no? So hindi natin siya papabalik kahit nasabihin natin leak test natin tapos walang singaw na lalabas. Hindi na natin siya papabalik sa ganitong itsura ng pagtanggal. Hindi na lalamong lagi nandiyan ating tandaan, boss kay Aram pangalan. Ito'y kwento ng isang taong nagsusumikap hanggang sa kanya makamit ang mga pangarap, ano man nahirap na pagdaanan ay alam na merong kapalit. Simple man mamuhay at hindi man nakatapos ng pag-aaral ay pinilit makaraos. Pakikisama ang palaging binabaon kasi lahat ay gusto niya na makaahon. Mga boss, isa rin yan sa mga nagpapahirap dun sa ating lamig ng aircon, lalo na pagtanghali. Itong dumi na pepeding humarang sa mga pagitan ng ating radiator, no? Pepeding malinis natin yung condenser sa harap, pero lahat ng iban dyan tatapon din dun sa likuran. Kaya pinaka the best, pagka nagpa-cleaning kayo, halimbawa nga 3-4 na taon na, pa-pull out din yung condenser mga bossing para malinis ang tama yan. Nagsimula sa umpisa maging tauhan, kaya naranasan kung paano mangamuhan. Isang patunay na walang imposible, kung talagang gusto mo na merong patunguhan. Hanggang sa mabiyayaan magkaroon ng sariling negosyo na pinapalago. Team RCS, sandang umalalay sa'yo, umulan man o umaraw ay makakasama mo. Sabay nating abutin ang pangarap, dakpayin kahit saan man tayo mapunta. Mga bossing, sinabay na rin yung ating clutch pan, no? Kasi medyo malambot na yung ating clutch pan. Papadagdagan na lang natin ng silicone oil kasi tuyo na, mga boss. Wala na laman. Okay, so mag-a-add na rin tayo niyan para medyo mas gumanda yung higop ng ating clutch pan doon sa ating condenser sa ating radiator, mga bossing. Kasi naglo-load na kami ng refrigerant ngayon. Pero napansin namin yung clutch pan medyo mabagal. O naiiwan ng ikot ng makina, mga boss. Ayun lang, additional lang tayo ng silicone oil. Kaya ngayon binabahagi sa iba ang biyaya at madami na din ang natutulungan. Sa taglay na sipag at mabuting puso, patas na lumalaban hindi umaabuso. Kaya naman ang lakad ay palaging paabante, dahil ang angad ay para sa mga kliyente. Mga bossing, nilabas na natin yung Montero natin dito para makuha natin ang reading. Okay, meron siyang 200 plus yung low side at saka yung high side. Tapos nasa 30 plus yung low side, pero nag-automatic mga boss. Kanina pa to nakababad mga bossing, kanina pa namin in-start to. Pero syempre, iba pa rin yung tinetesting na matagal. So, ito na ang totoong reading niya, nag-200 plus yung high side. Pero okay lang naman kasi nag-automatic, patayas hindi naman siya. Uy, ba't nag-lock tayo sa loob? Nag-off siya mga bossing sa 10 degrees Celsius. Meron akong nakuha ngayon na 10.2. Nag-off siya dyan mga bossing sa GIS. Tapos babalik siya mga nasa 10.5, 10.6. Mga ganun mga bossing niya, kagaya niyan 10.5. Yan.
Ayun, nag-off ulit mga boss. Ayun na, nag-on ulit siya. So yun yung lamig na nakuha mga bossing sa alas 12, alauna na sikat ng araw natin dito sa ating parking sa labas mga bossing. So yun nga lang, syempre pag ginagamit na, yun yung final nating obserbasyon kung hanggang saan at kung ano pa yung mararamdaman natin, no? Pero hindi tayo nagpalit ng condenser mga bossing. Kung sakali man na gusto pa natin palamigin to, titira kami condenser na mga boss. Kumbaga may o-offer pa tayo rito, yun nga lang hindi natin sinabay dahil nga dalawang evaporator na pinalitan natin, dalawang expansion valve, isang filter, nag-flashing ng system, naglagay ng silicone oil, kaya medyo syempre dagdag costing, no? Pero kung papapalitan pa natin yung condenser, mas lalo madadagdagan sila. So flashing na lang natin mga boss para hindi magpalit nun, no? O ayun lang ginawa natin dito sa ating Montero mga boss. At syempre sila ang makakapag patunay niya kung may mga nag-improve ba. Pero based naman sa nakuha nating lamig at saka sa sikat ng araw sa ngayon, kahit pa paano mga boss, pasok naman dun sa hinihingi natin. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming maraming salamat ulit sa inyo. At syempre ingat lagi. God bless sa ating lahat.